Ito na naman ako. Natulog ako, nagising ako, then nakita ko yung life ng ate ko, nakita ko yung video ni Unicorn. Nagaya na ito sa akin dati. Nasabihin sa akin ng taong minahal ko na, pwede bang huwag ka na lang magsalita, magkatahimik na lang tayo. Ganun ang ginawa ko before. At ginagawa ko din ngayon, kahit ako lagi yung nagbuwang masama. Kasi sila naman na yung pangalan ni Mami Oni. Sila naman na yung pangalan Tony Fowler. Sobrang pinag-iisipan ko magsalita ako. Pero may tumama sa akin na isang comment ng mga nanonood sa vlog ni Mami Oni na kami pong mga viewers nyo, may dahilan po kami bakit kami sumusuporta sa inyo. At malaking pasalamat ko sa inyo dahil kung hindi kayo nanonood sa mga vlogs ko, hindi kayo nakikichismis sa buhay ko, hindi kayo nakikintriga, wala naman po kami dito sa kalagayan namin ngayon. Na sana ilabas nyo yung totoo kasi nahihirapan kami mga fans nyo na sumuporta sa mga mali-maling kwento sa pananahimik namin. Tumama sa akin nyo. Pero ang pinaka-reason kung bakit ako nasasalita, kasi ayoko sa lahat maapektuhan yung anak ko. At nag-usap na kami ng anak ko. Gusto ko i-clarify na itong video na to ay panglinaw lang kasi nakakapagod. Pagod na po yung utak at puso ko. Pagod na po ako. Galit kayo yung pamilya ko sa akin dahil hindi mo naman kaya magsalita eh. O sige na, ito na, salita na ako. Kaya tagal ko din namang itinahimik yung ganito. So ako din sabihin sa inyo na yun nga, hindi to pang bata at sana walang nanonood na bata. Kaya please lang, gabayan nyo po yung mga anak nyo dahil sa mga gantong sitwasyon, bastos po ang bunganga ni Mami Oni. At isa pa, alam po ng anak ko lahat na nangyayari. In-explain ko sa kanya ng maayos. Nag-sorry ako sa kanya ng maayos. Maraming tatanong sa akin, ba't nga ba kami naghiwalay ni Rob Moya? Dati ko pong partner na ngayon ay ex ko na po. Wala kaming sinabi na buo, ganito yung nangyari. Wala po kami sinabing ganun kasi mas gusto talaga na yung manahimik. Pero kasi nagkaroon kami ng usapan na sana ganito para kay Tyronia. Pero hindi nasusunod at naapektuhan po yung anak ko. Naapektuhan po talaga siya. Mami, bakit ganito? Bakit? Okay. Again, kaya ako nasasalita. Kasi alam ko one day anak ko papanood mo to. Hindi naman pa yung tatahimik lang si Mami. At kukutsain ka sa buhay mo dahil sa pagkakamali ng Mami mo. Dahil sa maling pinili ng taong mamahalin ng Mami mo na tinuri mong daddy. Totoo lang, guys, totoo lahat ng mga lumabas sa social media. Naghirap kami ni Rob noon. Nag-start kami as talagang wala kaming pera. Nagsakripisyuhan kami sa bawat isa. Nagtulungan kami. At parehas po kaming nakaluwag-luwag sa buhay. Pero mga bagay na ikinahiwalay po namin, para sa akin, ay yung mga bagay na nagbago nung nagkaroon po kami ng makakain sa araw-araw tatlong beses. Una pa lang, kahit kaming dalawa pa lang, reason na, hindi ko pag... Sa totoo lang po tayo, hindi ko matuloy, hindi ko alam ko. Kasi mahirap pag magkukwento ka, di ba? Babalikan mo yung nangyari, putang ina. So... Nagbago ako kasi nabisi ako sa work. May pagkukulang din ako. Nagbago din siya kasi nabisi siya sa mga... Ewan ko kung saan. Kotse. Sa ibang bagay. Nananahimik ako ng matagal na panahon. Kahit sige lang, titis ko yung mga comment nyo. Malandi ka, Tony Paola, din na naalis sa sistema mo yan. Kasi ganyan ka na eh. Ganyan ka talaga eh. Kaya ka nga nabuntis ng maaga. Malandi ka, lumandi ka kahit ito means kaya ka iniwan ni Rob. Inayaan ko lang. Na kahit hanggang huli si Rob po, lahat ng content is pag sa akin, malungkot siya, umiyak siya, mga tungkol sa akin, okay lang, sige lang. Saktan ko din naman din si Daddy. Na nasasaktan lang ako kasi hanggang huli, ako po pa rin yung mali. Nakakala ko nakapag-usap na kami lahat-lahat. Okay, ganito. Mga nangyari po sa relasyon namin na gusto kong halungkatin ng iba at nahirapan ako dahil nga madami agad, hindi ko lang saan ko sisimula. Sige, ganito na, sabi ko na lang dahilan ko ba talaga kami nag-iwalay. Number one, araw-araw kong dinadamdam kay Daddy, araw-araw kong sinasabi kay Rob, hanggang sa matatatlong taon tayo, dahil kong iniyak, Daddy, wala ka na pong oras sa akin. Tatabi ka na lang sa akin pag matutulog ka. Ganun na lang. Hindi tayo nag-uusap, hindi tayo nagbabanding. Wala. Kasabi mo sa akin, basta loyal laman ako, etc. Ganyan. Kahit ang dami ko nababalitaan na sasabi mo kila Anthony, oh ito, tingnan nyo ito mga chicks sa Instagram, sige lang, ganyan. Hindi ako silosa. Bakit? May matake. May ibang mas maganda sa akin. Hindi ako, hindi. Kasi confident ako, mahal ako niyan ni Rob, mahal ako. Kahit tumingin sa iba, sige lang. Sabi ko nga, kahit mag-club ka eh, mababae ka, basta sa akin uuwi. Naging ganun ako sa'yo. Pero wala kang oras sa akin. Wala. Aalis ka, dadrive mo to, gagawin mo yan, gagawin mo to. Wala. Lagi ko sinasabi, iniyak sa'yo, Daddy, bigyan mo naman ako ng oras. Lagi mo sinasabi, Mami, alam mo, I miss you.
kasi masyado ng maraming tao sa bahay, etc. Kasi hindi wala tayong privacy. Pero pag tayo dalawa lang naman, ang lagi naman nangyayari, nasa kwarto lang ako, nagbi-video, nagma-vlog, nag-aasi kasi makikita ron niya sa mga aso. Ikaw wala. Nasa baba ka. Titingin ka sa phone, sa YouTube, o kaya sa marketplace ng mga sasakyan, ng mga part. Wala kang oras sa akin, Daddy. Wala. At alam mo yan. Wala kang oras sa akin. Nagbago ka. Pangalawa, dahilan ko bakit kami naghiwalay ni Rob. Totoo po yung sinabi ni Unicorn at ng ate ko. Nagkaroon po talaga ng pera para kay Tyrone niya. At may mga sponsorships, mayroon kami, ambassador kami ng online sabong, etc. Nanaipon po yun, 3M, para kay Tyrone niya. At ang utak ko nandun. Kasi ang ATM ko hawak ni Rob. Kasi mapagkakatiwalaan, partner ko yan eh. Diba? Sige lang. Pag-check ko, nagulat ako 200,000 na lang. Wala. Nagmura ako putang ina. Pero pagtapos, wala. Napatawad pa rin kita. Hindi ako kupal. Kahit na naghiwalay tayo, lahat ng kotse mo, 4 kotse mo, lahat sa akin galing. Kung iisipin mo mabuti. Lahat sa akin galing. Ako naiwanan ako sa lang kotse ko, sige lang. Hindi ako yung bawawiin ko to, akin to. Hindi. Kasi pag binigay mo, diba? Pangatlong dahilan, may nangyaring gulo sa bahay. Una, lagi mo ako iniwan-iwanan. Ito, sige, ipasok natin kay Vince. Total, connected kasi to eh. Nasa mga nang babash kay Vince, nasasakon din po yung pamilya niya at kami. Kami yung Toro family kasi wala po kayo alam sa nangyari. At magsasalita na po ako kasi napapagod din ako manahimik. Ginawa ko na to dati sa ibang tao, manahimik lang. Tahimik lang ako para hindi kayo masira. Bakit nga ba ako nasasalita? Diba? Kaya mamaya explain ko. Nagkaroon ng pagkakataon na sobrang naging mahina ako. Kinausap kita. Sobrang honest ko. Diba sabi ko nga sa'yo, tawagin niyo ako kahit na ano, pero ang honest kong tao. Sabi ko sa'yo, Daddy, may nararamdaman akong mali. Sabi niya, ano yun? Lagi mo ko iniiwan-iwanan. Ang lagi ko kasama maglaba, si Vince. Maglinis ng kwarto, si Vince. Na-appreciate ko yung tao, mali ito. Nagkaka-feelings ako kay Vince. Pwede bang tulungan mo ako na mawala ito? Ayusin natin yun sa atin. Bigyan mo pa ako ng oras. Diba sinabi ko yan sa'yo? Bigyan mo ako ng oras. Tapos sabi mo, hindi yan, wala lang yan. Wala lang yan, na ano lang yan, kasi nanilito ka lang, mami. Sabi ko, uy, pwede bang bigyan mo ako ng oras kasi nagkaka-feelings ako sa iba? Tapos ganun pa rin, iniiwan-iwanan mo pa rin ako. Hanggang sa eto na. Sorry sa mga lalabas na kwento, pero kasi alam mo, minsan talaga magpapalaya sa'yo yung katotohanan pag sinabi mo eh. Lalo na nasa social media tayo. May nangyari na, yung editor ko, umuwi, then bumalik. Depressed. May away daw sila mag-asawa. Sabi ko, ano yan? Mawawala ba ako ng editor? Which is kasama ko sa bahay kasi nga, para mas magaan yung trabaho, mas maayos, siyempre, di ba? Hustling eh. Trabaho. Sabi niya, may problema siya. Then, kinausap ko siya. Ang sabi ko sa kanya, ano bang problema mo, bay? Sabi ko, nag-away ba kayo ng asawa mo? Ang sabi mo sa akin, hindi, may iba akong dahilan kung bakit ako namamblema at maghihiwalay na kami. Sabi ko, ano yun? Papaisingin ko na yung kwento, ha? Kasi nagka-feelings ako sa'yo. Sabi ko, ha? Ay, hindi yan. Wala yan. Sabi ko sa'yo, diba? Wala yan, bay. Kasi sinamahan pa kita nun mag-inom, bay. Sabi ko nun, wala yan. Ang problema mo, wala yan, tol. Wala yan. Sabi mo, nagkaka-feelings ka, na napapamahal ka sa akin, ganyan. Tapos, sabi ko, wala yan. Quarantine lang kasi, naka-appreciate mo yung mga taong kasama mo. Hanggang sa tumagal na lang inuman, nakatulog na si ate girl na addict, yung nawala na dito, at nakatulog na si Vince. Pati sila, Mikay, lahat. So, bakit ito? Naiwan kami, nag-open siya sa akin. Sabi ko, ano, sarili ko tong bahay, ha? Sarili ko pong pamamahay. Sa third floor lang. Nag-inuman kami, sabi ko, wala yan, ano ka ba, ganyan, walang problema. Number one, makapataisip ka, asin si Rob? Sinamahan po yung dati rin addict, na wala na rin po dito, magpaayos ng kotse. Nang sinabi ko sa kanya na huwag niya na akong iwan-iwanan. So, anong nangyari, usap kami, sabi ko, bay, wala yan, hanggang sa kumukulit na siya. Hanggang sa noon na lasing na siya. Anong nangyari? Pumunta ako sa isang gilid, pinipilit niya ako. Pinipilit niya ako, pinipilit. Ang ginawa niya,
Diba? Alam mo yung ginawa mo to. Alam mo yan. Ang ginawa niya, ginawa ko niya yung dede ko. Diba? Tapos gumagano ko, bye, gago, huwag kang makulit, huwag kang makulit. So kamay mo, di ba? O, pinilit mo ipasok sa panty ko, di ba? Sabi ko, bye, huwag kang makulit, huwag kang makulit. Kamakulit. Napatahimik lang kita. Sinabi siya, bye, bukas na lang, promise, promise. Bakit hindi ako nagsisigaw? Bakit hindi ako nagwala? Bakit hindi ako gumawa ng skandalo para magising lahat? Kasi sa totoo lang, natakot ako. Natakot ako kasi lahat ng YouTube ako ng Mount Toro family. Hawak mo. Diba? Hawak mo lahat. Hindi lang kita basta editor. Ikaw ang may hawak lahat ng YouTube accounts namin na nagpabago ng buhay namin. Paano po dinilit mo? Paano po dinilit mo to? Para yung anak ko. Kaya hindi ako nagsalita. Nanahimig ako nung kasi natakot ako. Kasi ginapaw ko to eh. Di ba kasi lagi mong joke yun? Takina, pag may nanggago, dinilit yung YouTube, ganyan-ganyan. Pag may nawawala, yan agad ang pinakaano eh. Dinilit natin yan, naka-deep tayo, ganyan. So wala nung din ako natutulog sa sarili kong bahay, di ba? Pero after nun, yung pinakamasakit, bakit ito napasok? Pinipilit mo akong hawakan. Nagkapasa ako, alam mo yan. Nagkapasa ako. Pinapersa mo ako, bay. Tapos ano nangyari? Ano nangyari? Tumak ba ako kay Vince, di ba? Kasi Vince nagagal. Ano ba yan? Ano ba yun? Hindi alam ni Vince kung ano nangyayari. Ang ginawa ni Vince, siya yung nandun, di ba? Siya lang yung nandun. Ano nangyari? Ako, Vince. Tapos, pinipilit mo pa rin ako. Andito lang si Vince sa likod. Nakahiga, nakatalikod. Dumabi ako sa kama kay Vince, di ba? Tapos ang nangyari, ang ginawa ni Vince para mahinto ka, tinignan ka niya. Ano ba yun? Tapos niyakap niya ako. Kung wala nung si Vince, na-rape ako. Natotoo lang. Oo, sige, sabihin niyo si Mami Oni. Si Mami Oni, malandi naman. Bumigay din naman ako dati sa iba. Nagmahal din naman ako dati ng mali. Na ganyan yung trabaho niya. Pero gusto kong i-explain. Gusto kong i-explain na I am not my job. Yung pagsayaw-sayaw ko dati sa lalaki, hindi naman ako yun eh. Trabaho ko yun eh. Siyempre gusto ko bang may hahawak sa akin sa kalandiang kunto. Yung gusto ko naman. Yung gusto ko yung tao. Yung mahal ko yung tao. Pero inayaan ko. Kaya si Vince simula lang, di sumuko yung anak. Huwag mo naman akong iiwanan. Kahit inaaway na siya ng ibang boys, nalaman ko na ng mga tao sa bahay, may iba nagdadrugs. Pinalis ko, di ba? Pinalis ko, pero iba pinatawad ko pa nga eh. May anak akong tao sa bahay, sige nang gagawin nyo. Wala naman akong ginawa sa inyo masama. Wala. Puro pagtulong lang naman eh. Sinisisi ako ni Rob ko, bakit ko sila pinapasok sa bahay? Oo, fault ko din. Gusto ko lang din namang magtulong at hindi ko ina-expect na ganun. At bakit ako nagpatawad? Kasi may pamilya kayong tao, may anak kayo, ramdam ko kayo. Na pag nagkamali kayo, sige, patawarin ko na lang. Kawawa naman yung mga bata. Saan kayo pupunta? Ano magiging trabaho nyo ngayon pandemic? Ano papangay sa pamilya nyo? Kaya kinalimutan ko. Inayaan ko, pero eto, pinakadahilan. Kung mas sobrang sama ng loob ko sa'yo, Rob, bumaba ako, di ba? Hapon na nun di ako natulog. Gabi tayo naginom, nag-umaga. Di ako makatulog. Niyayakap lang ako ni Vince habang iyak ako nang iyak. Sa kating na sa akin si Jansky ng ganyan. Sorry, bye. Nagda-name-drop ako. Tapos ang nangyayari, pagbaba ako, inawin ko si Rob. Dumating si Rob hapon na. Sabi ko sa kabagaling, putang ina mo, alam ba yung nangyari sa taas? Ngayon galit na galit si Rob. Nang kinuwento ko lahat, inawakan ako. Nahawakan yung halos yung sinasabi ng peg-peg ng sinasabi mong asawa mo. Di ba? Anong sabi mo? Di ba galit na galit ka? Gusto mong pumatay? Sabi ko, wait lang, wait lang. Kailangan natin maging okay. Yung YouTube natin, lahat nasa kanya. Kailangan natin kumalma. Kailangan. Please lang. Sabi niya, ano bang gusto mo? Sabi ko, hindi. Basta ganyan ka lang. Galit ka, bad trip ka. Yosi ka. So mag-inom. Sabi ko sa kanya, Robin, hindi mo man lang ba tatanungin kung okay lang ako? Nakulis siya ako sa task kung okay lang ba ako? Hindi ba porket strong ako, pwede tanungin mo din ako kung okay lang ako kasi parang pakiramdam ko tangin ang baboy-baboy ko na. Tapos, okay ka lang ba? Bigla kang gumanon. Ang sabi ko sa'yo, ang gusto ko lang naman. Sabahan mo lang ako, huwag mo ko iwanan ha.
After nun, tanghali, nung nagtanghali na nakatulog ako, tinawag ko yung ibang tao. Ang ginawa mo, kinausap mo yung editor ko. Kinausap mo, bilakin nag-usap ng tanghali. Nag-usap kayo sa kotse sa labas, then umalis kayo. Ako lang mag-isa sa bahay. Kasama mo si Vince, kasama mo si editor, tapos ikaw, di ba? Tapos nalaman ko, pinatawad mo siya, wala pang 12 hours. Wala pang 12 hours. Ang sabi mo sa kanya, hindi naman ako Diyos para hindi magpatawad, tapos ikaw pa yumakap. Putang ina, kung mahal mo asawa mo. Halos rapin na, pinasana, nakita mo naman. Papatawarin mo ba? Papatawarin mo? Putang ina naman. Yung pera kaya kong palampasin. Yung oras, sige. Putang ina, pera lang ang kikitain pa yan eh. Ugali, kaya natin ayusin yan. Putang ina, paubaya ka pa. Putang ina, pinabayaan mo ko. Ang hirap pagbabalikan mo kahit 2 months, 3 months na yung nakakalipas. Pinabayaan mo ko, di nagalit ako sa'yo. Sabi ko, putang ina mo, bakit mo naman pinatawad? Sabi mo sa akin, ang gulong-gulong na yung utak ko, sabi mo maging okay. Sabi ko, mag-act normal ka. Sabi ko sa'yo, best friend kita, sinabi ko sa'yo, pero huwag mo na sabihin na sinabi ko sa'yo. Ano sinabi mo sa kanya? Sinabi na sa'kin to ni Lahat. Bakit mo ko nilaglag? Asawa mo, hindi mo ilalaglag. Partner mo, hindi. Hanggang saan nangyari? Nagalit, nag-walk out ka. Sabi mo, dapat nalang maghiwalay. Sabi ko, sige talaga, putang ina mo. Then sabi sa'kin, putang ina mo. Sumiyak na lang ako, putang ina naman. Namulis siya na ako. Hindi na ako nabibigyan ng oras. Nalilito na nga ako sa buhay ko. Iniwanan pa ako, putang ina naman. Kaya galit na ganit ako sa inod. Hanggang sa eto na nag-New Year, hindi na ako natutulog sa sarili kong bahay. Feeling ko wala akong safety. Kaya ngayon nandito ako eh, kasi hindi ako makapag-rent ng bahay. Natatakot ako. Ano nga rin, after New Year, pagbati ka, sa harap ni ina at itay, nag-iyakan tayo. Sige lang, pinatawad pa rin kita, putang ina. Pinatawad pa rin kita. Pero sabi ko, si Vince, nung sinabi ko, may feelings ako, kay Vince sa'yo ko nang sinabi. Hindi ko naman na-expect na kadaldalan ni papi ko kwento rin din kay Vince. Dahil si Vince umamin din na nagkaka-feeling na sa'kin. Dahil lagi kami magkasama. Wala namang naging kami, wala naman akong titing hinawakan, wala naman akong titing chinupa. Pero ang pinagkakalat mo, nag-cheat ako sa'yo. Pero oo, sige, nasaktan kita eh. Pero inamin ko yun sa'yo at humingi ako ng tulong. Hindi, alang niyari, New Year, after New Year, nagbati tayo, nilatawad pa rin kita. Nung kaharap na kita, galit na ako sa'yo noon, oo. Galit ako sa mundo, galit ako. Sabi ni inay, o paano yan? O may feelings ka kay ganito, mahal, eh, syempre mahal mo asawa mo, si Rob. O paano yan? Alam mo, sabi ko nun sa'yo, Rob, naalala mo? Kupal na akong kupal, tawagin niyo ako. Sabi ko, bahala kayo, this time, hindi na akong pakialam. Kasi friends, family, love life, lahat nagkasamay-samay, pati pera. Pinagkalat pa nung dating, ito pa yung masakit nung New Year, di ba? Na naniwala ka sa kanila, na pinagkakalat nila ng baliw ako at gawa-gawa ko lang yung muntik akong ma-rape. Na nagkakampiyan sila sa bahay, bakit naman ako maninira ng buhay ng iba? Eh, nandito nga ako para tumulong. Putang ina naman, kaya itong babae, itong putang inang to, nagpapa-victim palagi din sa FB, nakakala mo may ginawa ako masama sa kanya. Pero ayoko nang banggitin yung pahala kasi putang ina niya. Ay, sabi ko sa inyo nun, Vince Rob, wala akong pakialam sa inyo. Kung talagang mahal niyo ako, magstay, wala na akong pakialam. Then talagang inasar kita, Rob. Totoo yun, pero mali yung ginawa ko, na nag-revenge ako sa'yo. Nandiyan si Vince, bahala kayo kung sino magstay sa akin. Eh di yung jowa, gumanon pa ako nun. Sobrang gago ko, kasi di ko na alam. Hindi na too much na yung parang litong-lito na ako. Hindi pa nga ako nakakahil sa away sa ganito, sa ganyan. Nagkagulo-gulo yung Toro family. Saan ginawa ko? Nandyan si Vince. Nandito ako, nandito si Rob. Hindi po totoo yung pinagkakalat mo, Rob, na sobrang tabi tayo matulog. Walang ganun. Andito si Vince, papadagan ako ng paa. Kasi alam nyo naman, at alam ng buong Toro family, hindi ako nakakatulog ng walang dagan ng paa ko. Ikaw, nakalayo ka na nakalayo. Cellphone ka lang ng cellphone.
titignan ko kung paglalaban mo ako. Totoo naman at inamin ko yan sa'yo. Titignan ko lang naman. Siyempre, alam mo naman din talaga, yung puso ko nun nasa'yo, galit lang talaga ako sa'yo. Then, ang ginawa ko dyan si Vince, nung umiga ka, ganun lang ako. Nawala ka pag isang minuto, tumayo ka din agad. Hindi ko kaya to. Iniwanan mo ulit ako. Iniwanan mo ako ng iniwanan. Sipin mo New Year's Eve, iniwanan mo ako. Alam mo, doon yung taong may feelings ako kasi lagi nandyan para sa akin. So, alam mo yung taong nandyan, yung isang tao na halos muntik na ako, iniwan mo pa rin ako. Tapos ako si tahimik lang. Check in na lang ako mag-isa. Misa kasama ko si BCB. Kaya galit ako sa'yo. Pero yung galit na yun, sabi ko sa'yo, Daddy, hindi mo malam ba ako paglalaban? Then sabi mo, sige. Ito ulit. Lumayo na si Vince, di ba? Nagkapati na kayo. Wala na. Totally wala na. Sa'yo, bubukod tayo ng bahay. Kaya nga sila ate man nakabukod ng bahay sa akin, nabayaran na, et cetera, lahat. Ang pinakadahilan kung bakit tayo naghiwalay. Kasi, oo, may pagkakamali ako na hinayaan ko yung ate ko masyado mag-interfere sa relasyon natin. Dahil nakikita niyang sobra ka na. Pinapili mo ko kung ikaw yung ate ko. Hindi mali na piliin ang pamilya. Never. At ang pinili ko, ate ko. Mahal ko ang ate ko. At kung hindi din mamahalin na tao, mahal ko ang pamilya ko. Dinidigay ko ang para sa akin. Pero salamat kasi kahit na paano, nagkaroon ako ng pakiramdam na, pwede pala ako ikasal. Pwede pala. Kasi lagi mo sinasabi, di ba? Mahal ko ang pamilya ko, sabihin niyo na ako sa pamilya ko, pero hindi ko pipiliin na kahit na sinong tite over my family. Kahit one day tayo magkakaroon tayo ng pamilya, hindi mo dapat gagawin sa partner mo yun, di ba? And speaking of kasal, yes, totoo po yung sinabi ng ate ko sa live niya na nag-propose sa akin si Rob. At umiyak lang ako na umiyak at naglasing. Kasi dati, wala tayong pera dati. Oh my God. Pwede na lang pera namin ni Rob. Nung kami lang dalawa. At minsan gigising kami hapon. Matitingin kami sa ref. Itlog lang yung meron. Tapos tubig lang. Wala kami kahit na nung pera. Wala. Nasabi namin sa isa't isa, tulog tayo ulit. Kasi para hindi tayo maguto. Tapos natutulog ulit kami ni Rob. Ganun tayo dati. Solid tayo. Pero nung nagka-pera, busy ka na sa kotse mo. Sick na sa lahat. Wala ka nang panood kay mami. Wala ka nang panood sa akin. Nagbago ka po. Nagbago ka. Takal ko hinayaan na ako yung ganito, ganyan. Kaso mali eh. Dapat talaga sasalita ako. Actually, bakit ba ako nagsasalita? Kahit mag-ex na tayo, pinuntahan pa kita nung isang-isang araw sa inyo, di ba? Ang pakiusap ko lang naman sa'yo, Daddy, sa atin pwede may breakup, pero mag-best friend tayo. Ayokong sabihin yung totoo kasi parang sinisiraan kita. Ayokong gawin. Kasi yung pinakiusap ko sa'yo, hindi mo naman sinunod. Di ba sabi ko sa'yo, kung sinong babae yan, ang bago mo ngayon o magiging jowa mo, please lang, huwag yun na muna i-post sa social media o mag-ingat kayo sa public. Kasi napipicturan kayo. Ako nga napicturan ako, pinakain ko lang kay Vince yung pizza ng, yung ano yung pineapple eh. Kasi ayoko yung pineapple. Kaya lagi ko siya kasama. Wala akong lagi kasama. Kailangan ko palagi ng lalaking kasama. Ayoko na kumuha ng panic kayo ng driver ako na lahat. Kasi natatrauma ako sa mga bagong tao sa buhay ko na lalaki. Binigay ko lang, di ba? Picture na agad, sweet na sweet daw kami. Panoorin niyo yung live kung sweet ba talaga kami. Pero totoo po, ang nakakasama ko, minsan nag-video sa akin, si Tata at saka si Vince. Kasi humingi ako ng tulong sa kanila, nagilipat po sa kabilang bahay ang pamilya ko. So sabi ko sa'yo, sabi ko kay Rob, wala mo ng post, please lang. Haya, kung ako, kaya ko, pero bigyan mo muna ng oras si Tyronia. Ang laki ng tampo sa'yo ni Tyronia. Alam mo yan, Daddy. Na lagi niya sinasabi dati, bakit sa Facebook mo lang ako mahal? Bakit pa sa totoong buhay, hindi po? Ang sakit naman sa ano ko noon. Sabi mo, pinangakuan mo pa. Anak, babawi ako sa'yo. Tapos makikita namin, may nangalik ang ibang babae sa public. Hayaan mo naman muna mag-move on si Tyronia.
Hindi pa nga niya naiintindihan yung pagkakahiwalay. Hindi niya pa yan tanggap. Kaya nga may mga videos tayo. Kaya nga nung nagpunta kami, tigil mo pag nahiyakap mo, lumalayo sa'yo. Kasi nagtatampo sa'yo. May pakiramdam din naman yung bata. Kaya nga ako nandito, nagkakaganito eh. I-explain ko na lahat kay Teronya. Sabi niya, Mami, bakit ka po ba naaapektuhan? Magsiselos ka po ba? Sabi ko sa kanya, hindi. Bakit ako magsiselos, anak? Wala na po kami. Pero anak, gusto kong maintindihan mo na lang ako sa si Daddy. Ang sabi niya, okay lang yun. Sabi ko, anak, hindi. Masasanay ka na lahat ng tao mangangako sa'yo. Okay lang na hindi matupad. At hindi okay yun. Pag may pinangako sa'yo, may pinangako sa'yo, dapat tuparin. Walang break up sa'yo, anak. Tapos makikita po, tangina. Agad-agad. Ang bilis naman, 2 months lang, may jowa ka din agad. Ako nga, wala naman. Humingi pa ako ng tulong sa'yo. Kung siraan mo ako kila Makagago, kila Sir Albert, sa ibang tao, yung mga kwento mo sa akin, hinayaan ko lang. Kasi Daddy, alam ko yung totoo. Naawa ako sa anak ko. Kasi makinamdam ko, I feel. Nag-feel ako. May tinunay kang Daddy. Pero titi, yung gumagana, hindi yung utak. Putang ina. Yun lang naman yung pakiusap ko. Huwag kayong mag-post ng huwag kang magpapahuli in public na mayroon agad din. Kasi anak ko, hindi pa nakaka-move on. Kailangan mo pa mag-explain. Pinangakuan mo din, putang ina, what? Tapos sabi mo lang sa akin, kagabi magka-chat tayo, I'm sorry you had to see that. Ganun-ganun lang. Na hindi mo iniisip si Tyrone niya. Ako, goods lang ako tol. Maganda ako eh. Natukada ako, marami magkakamusta sa akin dyan. Pero si Tyrone niya, iaalis mo sa kanya yung ganun-ganun na lang. Daddy, ganun-ganun na lang. Huwag naman. So again, in-explain ko, kahit mag-ex kami niya, okay kami. Sabi ko, vlog tayo, Daddy. Hindi niya na alam kung paano siya magsisimula. So, umalik tayo sa nung isang araw, nakasama kita. Huwag ka magsisinungaling ha. Huwag mo ka sabihin, hindi mo to sinabi. Umiyak ka. Kaya tanong mo kung maayos pa natin to. Sabi ko, Daddy, hindi ko alam kung ano isasagot ko sa'yo. Nag-iyakan tayo, nagsorihan tayo. Pero kagabi, iba yung message mo. Ako pa rin sinisisi mo. Yung mga tweets mo na lagi ako yung mali. Ang tagal mo nag-iiyak-iyakan sa Facebook. Ako wala kayong makikita yung vlog ko na sobrang lungkot ko, ganyan. Wala. Gusto ko good vibes lang. Nagpapaka-strong lang ako. Samantalang ikaw, sige lang, Rob. Kung ano yung post sa Facebook na malungkot, pero sa totoong buhay, hindi naman ganun. Mahal pa rin kita, ganito, ang sakit-sakit. Alam mo sabi ko sa'yo? Daddy, alam mo kahit anong sabihin mo ngayon sa akin? Anong sinabi mo pala ulit? Yung babaeng yon, si Emerut. Pang ganun lang naman eh. Pang ano lang yun. Pero masaseryosohin yun eh. Kausap ko nga lang siya dahil lang naman sa trabaho. Ah, okay, sabi ko. Pero kung may something kayo, kasi hindi ako tanga, Rob, ginaganon na kita. Kung may something kayo, ganito na lang, basta huwag sa public, mag-ano muna kayo, kung magiging matibay kayo, kaya ko kayo samahan sa vlog, basta huwag naman ngayon, para kay Tyronia, Rob. Then sabi mo, wala lang yun, kaya kung hindi nakausapin yun eh. Diba? Yan ang sabi ko sa'yo, Dad, bakit ka ganyan magsalita? Alam mo bang never kang nag-beg sa akin na ayusin natin to? Never ka nag-sorry, Mami, tara, ayusin na natin tong sa atin. Na maghabalikan tayo, never. But the way you act sa lahat ng vlogs mo, nahirap ka, na mag-move on sa akin, nahirap ka, sa breakup natin, na parang gustong-gustong pa, napakalayo po sa ginagawa mo ngayon. Na kupal ako sa'yo ngayon, promise. Kupal na ako sa'yo ngayon na wala kang pakikaitironya kasi ako, kaya ko eh. Tangina, napaka-strong kong tao. Pero yung ganun ka, parang wala lang, tangina. At saka ito ha, ito sasabihin ko sa'yo, sinabi ko naman din sa'yo yan. Kahit ramdam na ramdam ko nang may something talaga at alam ko may jowa ka na kahit dinedenay mo sa'kin, hindi ko alam kung bakit. Bigla mong sinabi sa usapan natin. Kung sino man yung kausap mo, okay lang yun. Ano sabi mo? Mami, ano kaya? Bigyan ko kaya ng time na magkita kayo. Tapos mag-usap kayo. Kasi nagsiselos siya eh. 2 months pa lang tayo nagkakahiwalay. Ngayon kung nailove ka na sa iba,
at talagang mahal mo talaga at gusto mo, isipin mo kakasayang mo pang ganun lang yung babaeng yun kasi alam naman natin yung history niyan. Hindi, pero hindi tayo para maghusga. At sinabi ko sa'yo, huwag kang titingin sa past niyan kasi mo pwedeng okay naman na yan. Pwede naman para sa iyo yan. Diba? Ngayon, isipin mo, sasabihin mo sa akin na pwede bang imit mo para hindi siya magselos? Pakyo ka ba? Gago ka ba? Para agad-agad, ganun ang mangyari, iniisip mo pa yun kaysa isipin mo yung dapat na oras kay Tyrone niya. Doon ako nakupalan eh. Doon ako nakupalan. Pero nanahimik ako. Sabi ko lang, Daddy, no? I-check mo muna kung okay yung babae. Check mo muna kung alam ko kasi mga galawang fame whore na ganyan. Check mo muna kung talagang okay kayo. Then next year, ilabas mo mag-jowa kayo. Susuportahan ko pa yung mga vlogs nyo. Walang problema. Ngayon na hindi mo alam kung paano ka magsisimula. Paano vlog? Kasi sabi niya, umiyak si... Oo, nadadown si Rob, guys. Alam ko naman yon. Na hindi na siya pinapanood sa mga vlog niya, ganito, ganyan, na pag ako yung content malakas, kasi sinasabi niya, kasi kami yung foundation nun, na Toro Family. Ay sabi ko, kahit mag-ex tayo, tutulungan pa din kita, tara i-vlog mo pa din ako. A day with my ex, I visited my ex, pwede naman po yun, di ba? Kasi best friend tayo eh. Nahirapan ka kasi naka-verify yung Facebook mo. Ewan ko kung ano man, na as Daddy Rob ka. Pero ang gusto ko lang naman, bumawi ka kay Tyronia. Na ang sabi ko sa iyo, kausapin mo siya. Ano sabi mo yung vlog ko? Sabi ko hindi para pagkakitaan ng ganung bagay. At again, bumabalik doon sa lumalabas na picture na nakita ka na may talika kang babae at may kasama kay Pablo, hindi ka nag-iingat at hindi mo iniisip si Tyronia. At bago, pakisabihan lang yung babae mo ngayon, yung jowa mo, yung mahal mo ngayon, oh my God! Sabihin mo sa kanya, na bago siya mag-thank you sa t-shirt na binigay mo sa kanya, please make sure na hindi yun binili ko. Yun lang masasabi ko, kasi sobrang kapal. At atat-atat kayo ma-post ang mga bagay-bagay na ang gusto ko lang naman makamove on yung anak ko. Pero all, lahat ng sinabi ng ate ko, halos may genie sa isa niya, lahat ng pera ng ganyan, putang ina pera lang yan, kikitain natin yan. Pero yung pinabayaan mo ko, iniwanan mo ko, at ang gusto mo, kausapin ko ngayon yung babae mo, kung sinong puki man yan, na anong sagot ko sa iyo, nung sinabi mo sa akin na kausapin ko? Bakit sino ba siya para kausapin ko siya? Sino siya? Ba't ko bibigyan ng oras yan? Busy ako yung Tyrone niya. Busy ako mag-hustle sa buhay. Kasi mabawi ako sa mga perang nawala sa akin. Na Rob, alam mo yan. Alam na alam mo yan. Huwag tayong mag-anuhan sa mga ganyang bagay. Pinalipas ko yan isang beses. Nasa bahay ako. Pag uwi mo, bigla mo ako niyakap, umiiyak ka. Iyakap mo ako, sabi mo, Mami, salamat. Sabi ko, saan? Nag-withdraw ka pala sa bangko ko, bumili ka ng kotse. Nang walang pasabi sa akin. Medyo tanga ako sa part na yon. Inaamin ko naman. At marami pang mga bagay na sobrang tanga ko. Bakit ko ito nilalabas? Bakit din ako nanahimik? Nilalabas ko to kasi ayokong gaganon na yung anak ko. Lalabanan ko kayo. Bakit ako nanahimik? Kasi mas pinili ko lagi magstay sa'yo. Magstay palagi, Daddy, at hindi kita iniiwan. Hindi kita iniiwan. Never. Hanggang sa ex mo na ako, hindi kita iniiwan. Kasi lagi kong sinasabi sa pamilya ko na pinipili ko si Rob sa mga tamang ginawa niya. Kasi grabe niya ako pagsilbihan din noon. Grabe niya ako mahalin noon. Grabe niya ako protektahan noon, lahat noon. At ang kupal mo ngayon. Tama na. Tama na ang gagamit po sa pangalan ko. Kung gusto niyo na maglabas ng may manjowa kayo, bahala kayo. Total, ito, nilabas ko na rin naman na kupala na tayo dito. Yun lang naman ang magusto niyo marinig ng mga tao. Yung totoo, so nalabas ko na siya. At sa mga tatanong sa pamilya ko, nakakasama ko pa rin po sila, halos araw-araw ako nandun. At sa mga tao nagsasabi na, bakit hindi ko mabitawan si Tito Vince? Bakit ganito? Bakit sana totally lumayo siya? Dumating talaga ako sa punto ng pakiramdam ko, pagkasama ko si Vince, safe ako. Dahil sa nangyaring yun. At kahit lipat siya ng bahay, pag kinakailangan ko siya, pupunta siya dito. Minsan nagpapatulong ako pag may kailangan akong puntahan, ipang-drive ako. Kailangan ko magsama ako lalaki pag wala si B at si B, tsaka wala yung kapatid ko. Kasi hindi ko makakalimutan na siya yung nandun. Noong panahon na nangyari yun. At siya yung lagi kong kasama maglaba.
maglinis ng kwarto, makipagtawanan. Nadahulog ako, pero wala pong kami. Pero sinabi ni Vince na gusto niya maligaw sa tamang panahon na nakamupon na ako. Kasi clearly I'm not sa ngayon. Sa ngayon hindi, kasi nasasakon ako para sa anak ko. Hindi ko lang talaga makalimutan na nandun si Vince. Kaya wala akong masabi sa kanya palagi kundi salamat. Hindi niya ako iniwan. Pinrotektahan niya ako. Kahit lahat ng tao ngayon ang tingin sa kanya, oh, inaagaw mo si Tony. Bantay sa lakay ka. Ah, malandi ka, ganyan ka. Basta alam lang namin kung ano yung totoo. Pinaprotektahan at hindi niya lang ako iniiwan. Yun lang naman. Naakawalan din ako sa pamilya ni Vince na umiiyak sila, nasasaktan sila para sa anak nila. Nagsasabihin lang nila kay Vince hindi kasi si Tony ayaw niya kasing maapektuhan yung, siyempre, mahal namin si Kuya Rom. So, na-clear ko naman na lahat. Sorry, sorry kung bad vibes na naman. Ito batik sa inyo at isasabi ko yung iba. Marami na akong di sinabi o sinama. Pero one thing is for sure, hindi po ako baliw sa pinagkakalat ng babae. Ito sa bahay ko, siniraan ako. Nagkumagawa daw ako ng kwento na baliw ako na gusto ko lang daw manira ng buhay ng iba. Bullshit. Bullshit. Sobrang busy ko mag-hustle sa buhay. Tinanggap ko kayo sa bahay ko kayo para tulungan ko kayo. Pero hindi para sirain ko kayo. Never. Never. So yun lang, wala lang ako masabi. Natutulala lang naman ako. Yun na lang.